Vice, nabanggit nyo kanina, isa lang sa mga dahilan ng pagtakbo ninyo. Pero hindi yun yung nag-iisa at hindi yun yung una. Tama po ba? Unang dahilan. Hindi, ito kasi, ito kasi ano to, nasabi ko na to before, na yung nare-represent niya kasi ng klase ng pamamahala saka klase ng politika. Ang paniniwala ko, ito yung dahilan kung bakit hindi tayo makapag-improve as a country. Meaning to say, ang paniniwala ko, itong klaseng politika na nire-represent niya, itong klase ng pamamahala na nire-represent niya, hindi ito yung klase ng politika sa kapamamahala na makakabuti sa atin bilang isang bayan. Ngayon kasi, klaro naman eh. Parang yung battle lines, klaro. At least between the two of us. Na yung nire-represent ko, paniniwala ko, complete opposites eh. Yung klase ng pamamahala na pinapaniwalaan ko at in-offer ko. Yung klase ng politika na isinusulong ko at pinakita ko mula nung pumasok sa politika in 2013. Ibang-iba naman sa kanya. Mm-hmm. So, para sa akin, as far as that is concerned, klaro eh. Klaro yung kaibahan. Mm-hmm. Malinaw ho na at sa tono ninyo, kung sakasakaling kayo mapwesto, walang puwang sa gobyerno ninyo si Bongbong Marcos. Pero yung pakikipag-ayos, pakikipagkasundo, unification, may chance ho ba yun sa inyo? Lahat kasi, ang unification, ang lahat na pag-uusap, lagi yan nakabase sa justice. Alam natin na meron pa siyang mga hindi pinapanagutan na mga ginawa niya. Na mahirap makipagkasundo pag una, wala ngang pagtanggap. Pangalawa, hindi pa nagbabayad nung kailangan pagbayaran. Yung sa akin naman, ako very forgiving akong tao. Pero hindi kasi ako ito lang eh. Pero ito ay bansa natin, yung nakataya. Na pag hindi natin, pag basta lang natin tinanggap yung ganun, dahil lang sa unification, ano yung mensaheng binibigay natin sa tao? Na okay lang? Na okay lang yung lahat ng mga abuses na ginawa in the past? Na okay lang yung corruption? Na okay lang na convicted ka of a crime na hindi mo pa napapanagutan? Yung conviction mo ay ino-offer mo ulit yung sarili mo? So sa akin klaro eh. Sa akin klaro na ang pinakamahalaga dito, taong bayan. Mahirap magsabi na nilalabanan natin ang korupsyon, pero hindi naman natin ito pinapakita sa ating ginagawa. Okay. Thank you, Vice. Maraming salamat muli.